imagine ko na ang mangyayari dito. Kapag ikaw kasi Silvana, paggamit mo si Silvana, okay. Ang gagawin ni Silvana, di ba magsa-spiral strangling siya? Chuk-chukin ka, ikot-ikutin ka. Pag itong si Silvana, nag-chuk-chuk ng ganon, pag chumuk-chuk siya ng ganon, usually ginagawa nila yun pag sobrang pulado na sila. Ay. So ang gagawin ni Kuya Balmonte, mag-execute kill na lang. Ay, magsa-slam dunk. Kasi ang nangyayari kadalasan, tatalon si Psycho. Yan, yung Silvana. Tapos lalapag niya yung kanyang Imperial Justice. Oh, diba meron siyang magical, may magic lifesteal. Magic. So ngayon, tama, nagme-make sense yun. Pagka pinapasayaw sa'yo, si Kuya Balmon, mapikon yan eh. Namumula-mula yan. Namumula yan. Pagka kiniliti mo yan, hindi yan yung, tropa mo na bagong gising lagi. Laging galit. Oo. So papaluin ka kagad yan. Ayan yung pag kiniliti mo, hindi niya sasabihin sa'yo, wag dyan. Oo. Rekta, papaluin ka niya kagad. Ganon yung gagawin ni Kuya Bal. Parang yun yung plano, Kuya Rob. Yun na nga yata yun. Execute kill. Kasi the reason why nagkaroon din ng Balmon sa meta last time. Kasi basically, yung ultimate niya, isang malaking AOE na execute. Once na-reach mo yung threshold ng buhay mo, pwede ka niyang balagbagin kagad. Oo, para hindi rin maka-lifesteal dito yung lapu-lapu. Tsaka kung ako nagkakamali, ano rin eh, hindi rin yun nabablock ng kahit anong physical magical defense. Wala. Kung baga pag nasa threshold ka nung buhay mo na yun, automatic patay ka. Automatic balagbag. Yun ang mangyayari dun. So medyo mainit itong Balmon pick na to ng team ng Burmese Ghouls. But let's see, Kuya Rob, kasi ako medyo risky para sa akin itong Balmon. Nawawala, para sa akin kasi nawawala ng saysay ito late game eh. Ang maganda kasi dito, Kuya Jin, no? Ano? Parang iba yung setup na ginawa nila rito eh. Kasi inisip ko kanina that Zohed was gonna be their tank support. But technically, si Ruby DD, pang side lane siya, talagang pwede niyang, ito yung isa sa nagiging problema pagka sa Ling eh. Oo. Diba? Pagka ang Ling, nakapag Tempest of Blade na yan, tapos umangat na, tapos parang tumakas. Dediretso na yan. Pero ito medyo delikado yata dito. Chillax lang muna. Pero ang lalim, yung aggression ng Burmese Ghoul ah. Oo. Tuloy mo yung point mo doon, Kuya Rob, about sa Ling. Para bang maganda yung sinasabi mo, makakatakas din talaga eh. Ang mangyayari kasi doon, Kuya Manjin, pagkatas ng Tempest of Blade, if ever na walang mapick off, magpi-flinch poise, of course, yung Ling. Pero kasi ito, si Ruby DD, ang gagawin niya, unstoppable force niya yan. Para madulas dun sa pader. Ay, para hindi rin tumama. Pero yung, look at the damage, syempre, pag may high-end dry ka, given yung dalawang side lane dito ng Burmese Ghoul, sobrang lupet. Hindi lupet. Kumbaga, kahit iwanan mo, alam mong hindi agad-agad mape-penetrate yung mga side lane nyo. And this only means, mas maraming space dito for the Claude na makapag-farm. Gusto ko yung nabanggit mo dyan, Kuya Rob Luna. Ibig sabihin nga lang talaga nito na gustong promotekta ng Burmese Ghoul. So, protekta nila dito ang Burmese Python na si Kaibigang Ace. And mukhang doon talaga sila nagro-rotate. Kasi tignan mo, yung Diggy at yung Selena, ito pa ang mahirap kasi dyan, Kuya Rob, eh. Pag Diggy, Selena ang lineup mo, ito yung team trap card eh. Oo. Meron kang trap stars, meron ka rin mga bombs, pero ayun, yung bomb, that is the bait na nagmula dito kay Psycho and of course kay R7. Nice counter para sa Diggy dito on getting the first blood. Meanwhile, the lethal counter won't connect. That is of course the stun na meron dito. Psycho magmimiss dito is final standing as Kid will just get out away. Time pool mula dito kay Maybe as a team. Burmese Ghouls will back off. Arrow once again. Blazing Duet. Merong counter. Gold! Arrow will miss. Pero tumama dito yung trap. At ayun yung sinasabi natin. The instant pressure, Kuya Rob Luna, of the traps, the end, the bombs. Oo, the trap bomb. Saka alam nila na pwedeng umuwi dito yung mga members ng RRQ Hoshi and they goes directly ngayon dito sa first turtle of the game. At ito pa pala maganda rito, no? Parang meron silang somehow double retribution going into the late game. Ang bilis, pwede nilang ultihan kagad. But Kid, nabuhay pa siya doon. Nabuhay pa. Ang ganda na dito ng flicker out ni Kid and nag-fail yung RRQ Hoshi with their attempt to gank. Grabe yung Burmese Ghouls ngayon, no? Parang protektado talaga si Ace, no? Yung ginagawa nila. Kasi kung iisipin mo, parang sudo 1-3-1 tong lineup na to, Kuya Rob, eh. Oo. Kasi nakuha natin kanina na uso na dito, maraming marksman, maraming assassin. Pero sa kanila, one core hero only.
Ang maganda kasi sa ginagawa ng aggression ng Burmese Gold dito, binibigyan, ina-applyan nila ng pressure talaga dito si Albert. Muntikan na nga na ma-invade yung kanyang purple buff doon. Aray. And given, yung ang bilis kasi ng minion wave clear ng Burmese Gold. Look at yung pwesto dito ngayon ng Balmon. Kinakat niya doon yung lapu-lapu. Let alone dito si Ruby Didi, pero delikado yung pwesto niya dito, Manjit. Tinamaan siya dito ng mga halaman. Ayan, masakit, masakit, masakit. Pinakain ng gulay. Mm. Pinakain ng gulay, mga kaibigan. Ano si Ruby Didi. Glow Foods. Glow Foods yan. Oo. Masarap yun eh, no? Oo naman. Pero ito, speaking of masarap, pinapabalik dito. Psycho Mali yung tinalunan niya dun. Oy, pinako. Pero napakagandang time journey dito para kay Maybe Abba sa R7. Pumasok dito with the Bravest Fighter. Dalawa tatamaan ngayon. Third proc of the Bravest Fighter will connect as they will be stunned here. Yun na nga, Spire Strangling 2 and up the Dickey. Yatap! Si Kuya, kaibigang kid. Actually, di pala si Diggy yun. Pero yun na nga, that is two heroes down. Pero so far dito man din, itong RRQ, they are the one controlling here the early game. Sumasabay sila eh, no? Kanina, ang lalim masyado ng mga invade dito, ng Burmese Ghoul. So ang ginagawa nila, sinishift nila yung attention nila onto the other lanes. So parang nagiging counter-intuitive sila dito na once na pumasok sila dito, they have the Sylvana to be able to counter-engage. Kanina doon, isa lang yung napasok niya with the Imperial Justice. Yun nga lang kasi, hindi pa enough yung damage dito ni Ace to be able to burst down the members here ng RRQ. Given that, so may top lane, itong si Lemon na hindi pa nga natin to masyadong napapansin. Imagine. Yeah, actually, Kuya Rob Luna, one thing to take note, kung ikaw ay isang... Beleric dito. Uh-huh. Pwede mong isiping main counter din nila talaga to sa Claude. Eh. Mm-hmm. Kasi nga, yung tinatawag nating return back damage dun sa kanyang passive, yung mga deadly taunts, yung mga bumabalik-balik sa'yo. Mm-hmm. So, pwedeng matamaan si Ace noon. Pero actually, wala na magkakatamaan dito dahil yung time journey, maliligtas sila. Pero hindi pala dahil tatlo pa rin ang buhay dito side ng RQ Oshi. Yun yung mga deadly taunts. At ngayon, tinamaan pa si kaibigang Ruby DT. Habang si DT, tumatakbo na din with the sweep, with the slash, the arrow. Ba dito si Kid mukhang wala in advance ko lang as Team Burmese Ghouls will even out that team fight 2-4-3 RRQ Hoshi sila pala nalugi doon Rob. Oo, ang nangyari kasi nagkaroon ng magkahiwalay na team fight eh. Pinasok doon ni Albert sa likod yung may kasama yung Diggy. Meanwhile, doon naman sa may bandang gitna is nagto 2v1. R7 was going against dito kila Ruby DD and I guess that was D. Pero hindi, napatay niya. Yes, doon yung Johed. Kaso nga lang, hindi niya natulungan doon si Albert going into the back lanes. Supposedly, kung magkasama sila doon, baka na-pick off pa nila doon si Ace. I may say, si Ace dito, ito yung pinag-uusapan natin kanina man, Jin. Look at his KDA, 102. He's been on team fights most of the time, pero hindi siya dito basta-bastang namamatay. Correct. Actually, hindi lang si Ace, Kuya Rob Luna. Yeah, commendable yun. Pero actually, si Albert din naman. Same. So halos... Tabla talaga yung galawan nitong dalawang team. Doon lang nagkakatalo yung electric arrow. Tapos pero yun yung reverse time. Placing duet para dito kay Ace. Maliligtas siya dito with the purifies na meron. Ang time journey as nako si Ruby Didi ang naiwan dito. Nakapag-flicker pa siya. Pero that is it! The Wrath of Garad! Mga kaibigan, the Wrath of Dryad, I mean... Para dito, kay Lemon, the clutch ultimate, mga pagulay nitong Beleric will take away the lives of Kid and company. Manjin, gusto ko lang i-comment doon si Ruby Didi. It's actually under too many skills coming from RRQ Hoshi. Isang normal lang, or rather isang dash lang coming from Albert. Kaya niyang patayin. Ang ginawa niya, tinimingan niya. Nag-ejector siya with a shield. Nabuhay pa siya doon. And suddenly, nag-turn talaga yung table. Papunta ngayon dito sa Burmese Gold. Pero si D, he has to flicker out. Pero si Ace, still uncontested. Grabe, dito, no? Mga kaibigan. Akala ko, lamang doon kanina, RRQ pare. Pero namatay pala si Albert. Hindi ko nakita kagad. So I think that is... good news para sa Burmese Ghouls dito kasi nga si Ace, kagaya nga ng sinabi mo, I think kay Ace lang nakatutok yung camera dito sa site ng Burmese Ghouls eh. Mm-hmm. Kasi hindi pa na mahamatay, tapos golden staff na rin. Saka kung iisipin mo ilan na ba ang electric arrow na naitama nila kay Ace? Technically, halos wala. Wala kasi pa. Kasi hindi mo talaga makikita tong si Ace na to. Na lumalapit. Siya yung mauuna, siya yung mismong mag-i-engage dito sa members ng RRQ Hoshi. Well, no-brainer naman yun na gano'n ang kailangan mong gawin. Pero look at this, Psycho, nabato na naman doon. Oh my doon. Glove, hold that thought, Roll Luna. Dahil yun nga, nabato na nga siya. Mag-aabol pa ba dito ang side ng Burmese Ghouls? Let's see kung itutuloy nila. Arrow will miss. Na yun na yung ultimate dito ng Beleric being popped. So alam na ngayon ng Burmese Ghouls na walang pang-counter go ang RQ Oshi. But then again, sila ay magpupush lang dito sa bottom side. No. As Albert
will try his best to cut this lane sa top lane. Ang ginagawa na lang ngayon dito ng RQ Hoshi, they don't wanna go for team fights ngayon against Burmese Ghoul. Ayaw na muna nila. Ayaw. Hold muna tayo. Pwede naman na tayo pumunta-punta sa iba't ibang lane. Hayaan natin na mag-react dito yung Burmese Ghoul. But Burmese Ghoul, they will pick off Ruby Didi, but they are moving towards the top lane. Pero alam ito ng RRQ Hoshi. Kumbaga, iwas pusoy muna, no? Oo. Cuero Blue na itong RRQ Hoshi. Kumbaga, naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. Pero hindi, actually, ata ito yon dahil mukhang lumalamang ng onting damage dito si Ace. Even though merong mga deadly thorns na nagaganap, yung lethal counter ay hindi magiging enough para dito. Kaya, para makuha niya yung mga kill as Burmese Ghouls is now in control of the game. Naku, Rob. Tama ka, iwas po so yung RRQ Hoshi, pero parang nagaanap talaga ng laban ng Burmese Ghouls. Oo, talagang they're really bringing the fight. Katulad niyan, tinalo na ngayon dito ni R7 diretso itong Ibon na to. Ang lupet. Rob Luna, with this type of game, nagmumukhang pwede tayong umabot ng game number 5. Nabanggit ko kanina na Burmese Ghouls na naghahanap ng laban, pero pwedeng-pwede rin naman ang RRQ. Bakit? Dahil sa Electric Arrow. Yes. Ang ano kasi dito, Manjin, Burmese Ghoul is just playing under winning condition. Hindi sila pwedeng parang stagnant lang sila na parang, yes, lamang tayo, pero we're not getting any objective. Look at the gold. This is only less than 1,000 lead. Oh. So far, kung titignan mo dito ang drop ng Burmese Ghoul, maraming mga nagpo-fall off dyan. Si Kid, yung Selena, going to the late game, hindi na masyado mag-matter yung mga burst damage niya coming from the Abyssal Arrow. Correct. The drop, probably, baka maging vision na lang yan. Correct. Ang aasahan mo na lang sa kanila onto the late game, gonna be probably Ruby Didi, si Ace, possibly. Pero dito, sa side ng RRQ Hoshi, lahat yan nagsiscale, not including Vin siguro. Tama yung sinabi mo, Rob. Ibig sabihin talaga dito, RRQ Hoshi, ready sila pagdating sa late game. Late game insurance ang meron sila because of the damage na meron sila. Meron silang Lapu-Lapu. They also have the Electric Arrows. Tapos meron pa silang Ling dito. Meanwhile, sa Burmese Ghouls, lahat ay na kay Ace. So without Ace, para dito sa Burmese Ghouls, ay para bang malulugi talaga sila in terms of damage. Tama ba? Tamang taba ka doon dahil tumama yung pana doon kay Vin. But Burmese Ghoul refused to go in. Parang ang ginagawa na lang nila dito, Manjin, they are really trying to secure itong pwesto na to, itong malapit sa may Lord Pit. They're trying to bait this Lord. Ang tanong, Manjin, enough ba? Kaya ba, i-contest ba to? Or Albert will about to steal this one at hindi na yon aabot. Hindi na aabot. Isang free Lord para dito sa side ng Burmese Ghouls. Ang kanilang masisecure. Eh, Ben, yung nangyari dito yung sinasabi mo eh. Ano yun? Si kaibigang Ace ay free-flowing lang. Parang lagi bang nakadikit dito yung apat kay Ace eh. Yung si Lena, yung Diggy. To the point na hindi makalapit dito yung Electric Arrow ni Vin. Kanina pa ata gustong hanapin ni Vin. Literal. Pero dahil may mga traps, wala eh. Yan yung literal na na bodyguard ni Ace. Ang dalawang yan eh. Yung Selena and as well with the Diggy. They're really doing their job to protect Ace. At up until this moment, hindi pa sila nagkakamali. Wala talaga, no? And Ace, tignan natin kung mapapaligiran siya dito. Yun na yung arrow. Tumama na dito. Imperial Justice. Lemon, medyo malayo siya dito. Nako! Mas malayo pala yung Diggy. Nice burst para dito sa RRQ Hoshi. But then again, there is a Diggy. Mind you na ang Diggy ay madalas nang magpa-feed. And walang pakialam si Maybe dito. Kahit 0-4 siya, they're now moving towards the top lane. It's still Burmese Ghouls in control. Okay lang yon tingin ko, Manjin eh. Kasi yun talaga yung magiging role ng Diggy doon. Pero si D, hindi ko alam, baka mapitas siya dito. Let's see, kalahati na kagad ang buhay niya dito. Tumama na yung Wrath of Thunder na meron ngayon. Pero si, kailangan nilang mag-back dito, Manjin, as the Lord, buhay na buhay pa to. Oo nga, napipressure sila. Pero eto na yung pick-up potential sa side ng RRQ. Ruby Didi will pop that ultimate. Pero nako yung Bravest Fighter, hindi ata tumama pa kay R7. Yun na yung lethal counter. May napatay na isa dito. That will be Lemon. 40 seconds down on the count. Habang sina Maybe ngayon, sinalo yung Wrath of Thunder. Pero wala silang pake. Dahil lang may pake dito ay si Double D. Make that Triple D. Pero sabi ni Albert dito, ako meron akong Triple T. And time. Para dun sa Triple T, Albert will actually survive. That is an intense team fight, Kuya Rob. Intense talaga yon. But I may say, Burmese Ghoul did
sila pa rin yung nakalamang doon as they took the base turret onto the top lane. Look at the HP ngayon dito ng base turret sa may bottom lane. Almost na mababasag na rin yun. But here's the instant replay, Menjin. Ganito nag-pan out. Nahiwalay dito kasi yung mga members ng RQ Hoshi as two members. Kailangan nilang patayin muna yung Lord. Supposedly dito, nakuha ngayon dito si R7 and that's it. Pero hindi pa tayo tapos mag-explain. Dito si Triple T pumapalag na naman dito sa mga members ng Burmese Ghoul. Buti na lang kamo nga nabuhay si Triple T doon sa laban na yon, Rob Luna. Kung hindi, kayang-kaya rin kasing i-push ng isang Joed ang isang tower. But then again, yung pressure dito na binibigay ng Burmese Ghouls, sumasabay sila sa pick-off eh. Meron kang pana, meron kang unstoppable force, meron kang reverse time. Lahat ng panghuli ay meron kayo. Three options kagad sa Burmese Ghouls. Meanwhile, RQ o si Electric Arrow, Imperial Justice lang. Pero mukhang eto na nga yung laban dito. The Blazing Duet si Psycho ngayon. Psycho, Pulado, kaya niya ba mabuhay? Mukhang hindi na. Nandito na rin si D. Cyclone Sweep to the Lethal Counter. Yatap si kaibigang Bin. Habang bumabang, bang, 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 bang. Si kaibigang Ace doon sa batang gilid. Grabe! Mala Fernando po ang galawan sa pagbarel, mga kaibigan. As Albert, patay ang germs. Albert, pumasok na lang sabay. Mamba out. 46 seconds sa Lord. Abangan na lang ni Albert dito. Pero mukhang magpupush na ang side ng Burmese Ghouls. Rob Luna, this is it, Pansit. Game number one, Burmese Ghouls. They did one of the most awkward mistakes.